Live na ba? Live na bang talaga? Well, I think we are live. Let's begin! Okay. Hello, hello mga Mawinyas. Namiss ko kayo. Anong oras na? Ayos ko. Okay. Oh, April 10th. Okay. Ah, April 9 pa sa ibang parts ng mundo. Okay. Ah, Wednesday na sa Pilipinas. Pag-usapan po natin itong isang pinost na May feedback mga adat ko. Okay. Na hinatid na naman si Kuting at saka si Smugs pasakay ng eroplano pa-abroad. Ay, pa-abroad nga. Mahilig silang mag-abroad. Nakakalibadbad mga atat kuya. Nakakairita. Alam mo, hello Kitty, ito sabihin ko sa iyo ha, sa tuwing lalabas ka ng bansa, sa tuwing, well, ito maybe yung iba matagal nang inis, no? Ako ngayon lang, late lang. But, sa tuwing nakikita ka ng mga Pilipino na aalis na naman at maglalakwat siya at kung ano na naman, magpapautot ka na naman na may makukuha ka mga pledges, mga investments na hindi naman natutuloy, tapos nasasayang ang pera ng taong bayan, for sure, pera na, babuwis natin ang ginagamit for fuel ng mga biyahe mo, hotel accommodation, pagkain at kung ano-ano pa. Pati wardrobe lahat na siguro, no? O, ay iinisin at maiinis at maiirat na talaga ang mga Pilipino dahil bungul-bungulan kayo. Okay? And dito nga po, sa pag-alis na naman ni Kuting, at mamaya natin himay-himayin to ha, kasi babiyahe or bumiyahe na. Pupunta na naman po kasi ng anemika si Kuting. So, may si Direk Daryl na video na kung saan ay inisnab na naman si VP Sara. Tinignan ko ng gusto yung video kasi alam niyo yun, alam na natin na hindi gusto ni Madam. Right? Hindi na inis na. Galit na. If not inis na si Ahas kay VP Sara. Hindi na niya pinapansin. So, shinare sa akin ng isang Mawinyan yung video. Okay. Sino to? Ay! Inay! Inay! Okay, may nag-debunk pero hindi ko gusto tong taong to. Teka lang. Hold on a sec. Tinitingnan ko yung Ay! Okay. Okay. Got it. Sige. Teka lang ha. May nag-vlog pa tungkol dito mga atit kuya. So, siguro inano rin, review rin nila yung video ng biyahe ni Kuting. Good. Sandali lang po. Matapos? Anyway. Akaaway to na Miss Marlica. Pasalamatan ko lang yung nag-send. So, one of the Mawinyans ay nag-send sa akin ng photo, I mean, link rather, nitong naku, hindi ko pa pala nare-ready yung vlog natin sa kabilang channel. Itong biyahe ni Hello Kids, So, sa tingin ko itong mga atit kuya ay hindi recent kasi bukas pa lang aalis si Kuting. Pero dito po makikita kasi na inisnab ni Kuting si VP Sara. Okay, good. Mabuti may nakakita nito bago ko ma-review. Okay. Pero hindi pa rin magandang tingnan eh. Kasi ang sabi dito, si VP Sara daw, after na magamit na, iniisnab-isnab na. Ha? And aalis na naman ang mga animal. Actually, nagpasarap sila kagabi, mga atat kuya. May ganap sila kagabi. Ini-ignore nila ang umiinit na usapan na willing kasi mag-testify mga atat kuya ang dating PDEA agent o kung sino man siya
para patunayan na totoo yung mga document na si Hello Kitty ay talagang kasama sa sino surveillance, hindi ba, na vlog na ni Miss Marika yan. O, nag-react na rin si Attorney Harry Roque na ang palusot ng PIDEA na yung papeles na yun for raid 2012 pa ay gawa lang daw ng AI, may, di ba, may willing ng tumestigo. So, ibig sabihin ko, Ting, magsalita ka na. Huwag ka ng dedma-dedma. Lahat ng kilos mo, lahat ng mga sinasabi mo, yung mga pangako mong drawing, ano ba yun, at ngayon yung balak mo sa Pilipinas, ibig sabihin ito ay pwedeng wala ka sa tamang wisyo. Right? Wala ka sa tamang pag-iisip. Papangakuan mo kami ng benteng bigas. Ano yon? Malinaw pa isip mo noon? Or pambubola lang? Grabe, no? Kasi, although hindi na, kasi hindi natin na-anticipate yun, di ba, matat kuya, na may ganong mga ngako about bigas. Kaya lang yung tatay nga ni Kuting ay, di ba, mura naman ang bilihin nung panahon ng tatay niya. So, nung pinangako niya yun, bago sa pandinig natin, akala natin magagawa niya. Ngayon, magkano na ang bigas? 70. Baka nga mag-80 and then magmamahal pa yun sa mga susunod na araw. Okay. Hold on. Okay. Na-open ko lang ang ganap. Lalagyan ko lang ng thumbnail yung ating live sa main channel. Yun nga, so paano kaya niya magagawa, no? Pero nag-hope tayo eh, right? Umasa tayo na, oh, baka magawa naman niya kasi nung panahon ng tatay niya, mura naman ang bilihin. Diba, nandito nga yung International Rice Research Institute, dito nag-aaral yung mga kapitbahay natin dito sa Asia ng agriculture sa Pilipinas dahil nga po, malaki yung iri dyan sa Los Baños, ang laki niyan, ano po? O, dyan pinag-aaralan yung mga variety ng bigas na pwedeng itanim sa ibang bansa na pwedeng mag-adapt sa klima doon. Say, arid or tuyot yung klima doon sa mga bansang yan, mga neighboring countries natin. Or maybe apakalamig na katulad ng Japan. Anong klaseng variety ng bigas ang pwedeng tumubo dyan and what not? Or pwedeng itanim, di ba? So, dyan dito inaaral. Sabi ko, magiging presidente to. At siguro ganun din yung palagay ng marami. Posibleng niyang mapababa ang presyo ng bigas dahil nga tatay naman niya ang nagpasimula yun ng Rice Research Institute and mura naman ang bilihin ng mga panahon yun. So akala natin magagawa ni Hello Kitty, malay natin kung wala talaga sa huwisyo itong isang ito. Ngayon itong pang-iisnap, pambabastos ni Kuting kay VP Sara, although siguro hindi niya ito sinasadya at baka hindi ito yung recent video or hindi ito yung recent na pag-alis nila, parang lutang siya dito or wala sa huwisyo or inis na rin siya kay VP Sara, maybe not. Pero parang ano eh, parang inappropriate pa rin mga tat kuya. Hold on. Sana. Ito. Okay. Aha. Mag-participate lang kayo sa ating survey. Medyo mahirap ang tanong. Ano po? Oo, parehong pwedeng maging sagot yan. Ready ko lang yung live natin sa main channel. Okay. Pabungol-bungol sila, pasarap buhay, dedma-dedma. I don't know what's their... Well, kakampi nila ang mainstream. So, kung ano man ang gawin nila, wala namang ibabalitang masama ang mainstream. Ang nangyayari niyan, kami mga vloggers, mga mukha lang kami mga bashers ng mag-asawa at ng gobyernong Kuting, di ba? Ganun lang yung, ano, yung hitsura ng batikos namin. Oo, mga, kumbaga parang wala silang gagawing tama na ikatutuwa namin. Ang pinakamaganda mong gagawin, Kuting, ha, kayong magjowa ay magpa-medical kayong pareho, malamang matuwa kami, no? And dapat may third party, dapat in public, dapat naka-live, maybe multiple angles of cameras. Agree ba kayo mga dad, kuya? Dapat yung palang survey natin. Dapat makita namin yung inyong medical, baka sakaling sumaya kami, no? Kung ano't ano man ang resulta, baka naman yung pagtabi-tabingin ng mukha ay dahil lang sa pagtanda, di ba? Yung pag-grind ng ngipin, baka out of, I don't know, maybe meron kang mga diseases or illness na pwede yun yung sign at hindi yung paggamit ng pulveron, tatanggapin naman namin yan. Basta huwag kang bungol-bungulan, Kuting, dito kasi, ha? Oh,
lalo't ang statement nung magre-raid sana or maniniktik sana doon sa unit, ano ba? 46C pala yun, hindi 4C. So, 46th floor, ang taas pala ng building na yun, ano? Rizal Tower, apakataas. Well, ang mga artista, dapat naman sa ganung unit tumira. Sa mataas, yung maganda yung view, di ba? O, ay artista yata yung may-ari ng unit. Anong survey natin? Okay. Kayahin ko lang. Alright, survey. Bakit iniiwasan ni Coaching si VP Sara? A, baka lutang lang si Coaching. B, dahil inis na siya kay, parang pareho naman na tama yung ating option sa survey, mga tat kuya. Parang parehong, yeah, pwedeng maging pareho ang parehong reasons kung bakit niya inis. What the hell? What is that? Okay. Alright. Sino ang ating mga early birds dito sa ating channel, sa ating backup? Early birds, Ate Izra. Oh, both daw yung sagot niya. Pwede both. Ate Marga, Ate Gina, Tom Glad, Sassy M, Ate Pervina, thank you so much. I really appreciate it. Ate, thank you ng bonggang-bongga. Ate Aira and Mami Iday, hello po. Eid Mubarak to all our Muslim brothers and sisters. May this Eid, napopronounce ko ba ng tama, bring happiness, peace and prosperity to all of us. Amen, amen, inshallah. OFW hero, wala ka sa Princess Mavi 1. Ayan, naka-ready na. Ready na nga ba? Hindi ako sure. Oo, silipin ko nga din eh. Ba? Hindi ko makita. Ate Edna Von Der Hyde, nag-relax na naman si Kuting at Joss. Meron, may live tayo, di ba? Okay. O, yan. Ready na. Kuya, Lady Taurus, hindi ko pa pinipre-prepare yung camera ng ating main channel. Maarte pa naman yan. Sandali lang. Oo. Maselan yarn. Okay. Ayun, may bumoto na sa ating survey o sa ating main channel. Ate Eva, hello. Ate Eva Santos. Ate Rose Mustonen, hello po. Ate Angelica Baluyot, wala nga siyang utang na loob kasi ganyan na ang ginawa ni Bangag sa mga tumulong sa kanya. Diba? Lahat naman inisnab nila eh. I agree, Ate Angelica. Unang-una yung mga vloggers and then yung mga grupo ng mga loyalists, iniisnab na. So marami nga raw pong mga grupo ng mga loyalista na gustong-gusto nang mag-alsa. Ang alam ko po, hindi binigyan ng permit. Nabanggit yun ni Miss Marley kasi isang live niya, hindi binigyan ng permit na mag-rally yung mga dating... Ay! Die. Nagkamali ako ng ng pendot ever. Okay. Kuting. Magpasalamat ka, may nakapag-debunk ng video mong ito. Kung hindi, sabon ka ng bonggang-bongga. Alright. I-ready ko lang yung main channel natin. Mga ungrateful yung mag-asawang vangag, sabi ni Ate Mina Kernisil. Precisely. Alright.
So, nanood na naman ng concert. Puntahan ko nga yung page ni Ma'am Shea bago ko i-start yung live natin sa ano ha. Nanood na naman, may pon, Diyos ko po, hindi ba kayo maiirita nito? Itong mga important, well, kailangan siguro nilang magbingi-bingihan para mamatay ang issue, ano? Okay. Puntahan ko yung page ni Ma'am Shea. Na ang payat-payat talaga at ang kinis-kinis talaga. My God, hindi na nahiya mga ate at kuya. My God, hindi na nahiya talaga. Huh? Oh, okay. May nakita akong picture. Okay. Ang losyang ni Madam. Ang baduy niya magdamit, hindi talaga siya magandang magdamit. Dapat yung mga maliliit, mga pitit na katulad namin, maganda rin bihisan. Tama ba mga dad kuya? Kapag hindi ka matangkad, maganda ka pa rin bihisan kasi cute-cute ka rin naman eh, nene-nene. Si Madam parang ang losyang-losyang talaga niya kahit... Well, siguro ang gusto niyang i-portray ay simple lang siya. Akala ko ba gusto niyang talbugan si Madam Imelda? Anyway, start ko lang yung live natin sa main channel. Naka-quiet muna, Akims. Good morning, Royal Class! Saan banda yung ating audio ever? What's up, mga Mawinias? This is the Princess of the Universe, Mawi Sensei. Welcome sa ating YouTube live stream. Okay, in today's show, pag-usapan natin ang isang video na pinost ni Direk Daryl Yap na nagte-trending na naman ngayon. At dito makikita natin na parang binastos ni Kuting si VP Sara. Actually, nung shinare sa akin to ng isang ate ko, dalawa na actually silang nag-share. Salamat po sa mga nag-share. Parang hindi ko napansin kasi ang focus ko ay na kay Butod. Ano ba yun? Kasi sanay tayo na alam naman natin na si Butod ay imbier na kay VP Sara, di ba? Siya yung may galit. Si Kuting kahit paano, kunwarian pa yun siya na ano, official, di ba dinideclare niya yung sarili niya, self-proclaimed na official BFF ni VP Sara. Pero hindi man lang yung maipagtanggol ang ating vice president sa mga bumabatikos na mga kaliwa hanggang sa matanggalan din ng budget, di ba? Doon sa kanyang intelligence fund or contingency fund, kung ano man yun. Yeah, intel fund. Hindi man lang na ipagtanggol, pangalawang pangulo, hindi man lang mapagbigyan. Alam niyo yung goal kasi ni VP Sara, lalo siya ay nasa DepEd and also co-vice chairman po ng NTF-ELCAC, ay ang tapusin ng problema sa mga makakaliwa. Alam naman natin na yung pinanggagalingan ng recruitment, hindi lang yung mga katutubo na nasa mga liblib na lugar, di ba, yung nare-recruit, kundi yung mga estudyante natin. Ang sisirain talaga ng mga makakaliwang yan yung buhay ng mga nag-aaral. Paano lalasunin ng isip? Target nila yan eh. Goal nila na ma-recruit ang mga nag-aaral kasi kailangan din po ng mga makakaliwang grupo ng mga inteligenteng miyembro. Di ba? So early on, habang ang mga bata ay fragile, habang ang mga bata ay
in need of love and belongingness, gustong makaramdam na sila ay may say na sa lipunan, iaano na nila, tatargetin na nila hanggang sa paglaki ng mga yon, di ba, magkatrabaho na, magkakakareer na. Pero miyembro pa rin ng grupo. Alam niyo mga tatkuya, naalala kong bigla, may isa akong teacher in college na aminado naman siyang siya ay isa sa mga ano, sa mga, ano bang tawag sa mga yan? Yung mga mahilig mag-rally. Basta, ayun, makakaliwa rin yung teacher ko eh. Hold on. Siya rin ay miyembro ng mga Welgista, ng mga revolusyonaryong samahang kuning-kuning, mga ganun yung binubungad ng teacher namin, mga dad, kuya. Ang bait pa naman, gustong-gusto rin ako ng teacher na yun, willing-willy sa akin, pero hindi ko talaga, hindi ko noon, nung nag-aaral ako, hindi, si PRRD pa ang presidente, hindi ko talaga pinapaalam hanggat maaari kahit kanino, lalo sa mga teachers namin, kasi ang school na pinasukan ko ay, ano, mapag-aari ng mga dilawan. Oh my God. So sabi ko, ay malamang sa alamang yung mga teachers dito, mga dilaw rin. So hindi ako nagkamali. Ito ng mga classmates ko, alam na alam nila na Duterte supporter ako noong mga panahong yon. Gustong gusto nila makipagdebate ako sa mga teachers ko na mga may kaunting pambibrainwash ng ginagawa sa amin eh. Pero tumatahimik ako, hindi ako nagpapahalata na ano, supporter ako ni PRRD. Isang teacher lang ang nakaalam na ako ay DDS. Kasi yung teacher na yon ay makatatay digong din naman. So, yung ibang teachers ko, medyo nag-iingat talaga ako, mga atat kuya. No? We don't talk about politics. Anyway, iba't ibang subjects naman yun. So, hindi naman naisisingit ang politics. Pero yung isa sa mga teachers ko, mga atat kuya, at English subject pa naman yun, aminado siya na isa siya sa mga nagwewelga-welga nung panahon niya. Na sumasama talaga siya sa mga kilosan thing. Aktivista! Ayun, Ate Gina, you nailed it. Aktivista! Aminado siyang aktivista. Thank you. Oh, ay malamang dala niya hanggang sa pagtuturo yun, eh, tuwan-tuwa siya kay Ngoy-Ngoy, proud na proud siya pag dumadating si Marimar. Pumupunta si Marimar Roja sa school namin, naka-helicopter, mga atat kuya. At imbyer ng imbyer na kami mga estudyante, pero tuwan-tuwa yung may-ari ng school kasi syempre pag dumadating si Marimar Rojas dun eh, siguradong may mga dalang ayuda at kung ano-ano pa, di ba? O pumunta dun si Marimar. I think bago pa sumabog yung vulkan, bago pa nag-pandemic, pumunta dun. So, pag bumababa kasi yung helicopter niya sa school namin, mga tat kuya, yung alikabok. So, linis kami ng linis ng classroom pagka ano yan, pagka dumadating si Marimar o kung sino mga politiko na helicopter ang gamit. Puno yung classroom namin ng alikabok. Kami rin naalikabokan din, so hindi nakakatuwa. Tapos mga estudyante ang paglilinis, hindi mga janitor, kumusta naman, diba? So may mga naglilinis naman sa mga outdoors, pero yung sa school, sa loob ng classroom, kami yung kahit papaano pinaglilinis, di ba? Bad trip kami, hindi pa naman nag-face mask mga panahon yun. Nagtatakip na kami ng mga ilong namin at bibig namin kasi nga, ayan, landing na yung, ang ganda ng helicopter ni Marimar Roja. Mamahal yan. Bigat sa kalaban tatay digong nagdingi. Dilawan ang may-ari ng school namin. Anyway, kagraduate naman ako, salamat na lang. So, yeah, speaking of dilawan, ayan, parang ang mamanhid ng mga, ay, well, dilaw si ano eh, si Madam, di ba? Oh, dilaw ang apelyido ni Madam. So, ayan, nasanay ako mga atat kuya na ang nang i-snub kay VP Sara pag umaalis at dalawang beses nangyari yan. Sabi ko na tatluhan yata ngayon na ay si Madam, yung pala si Kuting ang umis ng kay VP Sara. Okay, bago natin panoorin ng video, meron tayong survey, please join. Please join the poll mga ate at kuya. Bakit inisnab ni Kuting si VP Sara? Kasi sa video pinost ni Direk Daryl Yap, ay si Kuting ang nang isnab. Tinitigan ko nung gusto yung video, hindi naman si Ma'am Shi. Actually, hindi, akala ko nga si Ma'am Shi yung nang-snub for the third time kay VP Sara. Pero sa tingin ko, kinamayan naman ni Ma'am Shi si VP Sara eh. Pero si Kuting, dire-diretso talaga in-snub si VP Sara, mga ate at kuya. Bakit? So sa ating survey, bakit in-snub ni Kuting si VP Sara? A, baka lutang lang siya or bangag China? Or B, ang hirap ng survey natin ha, dahil inis na siya kay VP Sara. Oh, mas mababa yung ano ni Aro dahil galit na siya kay sa ating pangalawang pangulo. Pwede vote, sabi nga ng nasa backup chat. Pwede vote?
parang pareho namang dahilan. Baka naman lutang, baka absent-minded lang, dumiretso na, I don't know, bakit naman yun yung gagawin? Nasaan yung pagiging gentleman mo? Sabi mo, BF, mamaya natin i-discuss yan. O, kending muna. Early birds ng main channel, OFW, pending, pending pa rin. Okay. Ako nga din eh. Ayan. Wala pa man, hindi pa man pumakulay ang ating buhay ngayong gabi, but I would like to thank nung nag-live pala tayo nung nakarang araw, nagpahabol ng pang coffee si sino yun? Oo, natapos na yung live pero mukhang nakapagpakulay po si sino to? Si Bambi. Ate Bambi, thank you so much po sa pahabol na pakulay nung huling live natin. Oo, mabuti na pansin ko na bago nag-end yung live natin. Ayan. Ate Bambi, thank you so much po. And ang aking ate from Japan, Ate Lena, thank you so much po sa bonggang tulong. I really appreciate it, ate. Mababawas-bawasan na ang pananakit ng mata ko nito. Thank you, ate. You know, it really means a lot. Ate Lena from Japan. Thank you. Okay. Ano yan? Si SpongeBob. Nawala na doon. Naputol yung live natin nung nakaraan. Natapos na lang ng bigla-bigla, at least doon sa ating backup channel. Ayan. Ate Bambi and Ate Lena, thank you so much po. Appreciate it very much. Ang mga early birds, sino sila? Ayan, si Kuya OFW Hero, nagpakulay na rin sa ating main channel. Kuya, thank you so much. Ben Amano daw, $5. Pambili natin ng parang nagki-crave ako ngayon sa pakwan. Pakwan? Di ba pag summer, uso ang pakwan tsaka singkamas. Tama ba? Parang masarap ang singkamas ngayon, ano? I think so. Okay. O, parang uso ngayon ng singkamas, eh. Makabili nga. Tsaka pakwan, nakikita ko. Saang school daw ako? Secret. Baka hanapin ng mga dilawan. Anyway, graduate naman ako doon 2021 pa, bago natapos yung term ni PRRD. Baka po yung short clip na yan, gusto lang matrending para pong may mali dyan sa short clip na yan, Miss Maui. Well, i-debunk natin, panoorin po natin. But still, hindi rin kaaya-ayang tingnan. Ano po? Silipin ko muna yung mga early birds natin dito sa ating main channel and then let's begin. So, Ate Eva is here. KB Raphael, good to see you. Putol daw yung video. Sabi nga po, AI eh. Sabi ng isang nag-send sa akin. So, grabe naman yung AI. Well, it's not AI. Maybe it's deepfake. Pero hindi rin siya deepfake. Kasi, ano siya, video siya from RTVM, mga tatkuya. And then, in-upload yata sa TikTok. Miyam-miyam konti. Ate Jen Chen, maganda daw magpakulay daw. Magandang magpakulay sa backup channel natin. Pero, mas maganda raw manood sa main channel. Ang problema ko lang sa main channel, mga tatkuya, hindi buong binabayad ni YouTube ang revenue nitong main channel natin. Unfair nga yung treatment ng YouTube sa akin. So, baka nga kahit na maliit lang yung backup channel natin, baka sa mga susunod na araw, mas malaki pa ang matanggap ko from Princess Maui 2 kaysa sa ating main channel. Dahil nga sa kalokohan ng YouTube. Maybe effect yan yung ng mass reporting sa atin. Ate Mean, hello, nanonood. Kending muna bago tayo magsimula ng discussion. OFW Corner, wala tayong maasahan sa mga bangag na yan. Ingat po kayo lagi from Spain. Hola, buenas tardes. Pro-activists daw, sabi natin Mean. From Qatar, Kuya Jeff Villanueva, hello. Ate Yoli Brigola, hello. Nakita ko pa nga na pakending-kending si Smug, sabi ni Lester June Bayana, kaya akala mo na nga te. Nakakalibadbad talaga.
mamaya, may play natin yung video. Nakakalibad-bad yung kilig-kilig moment ni ano. Ay! Oh! Teka lang, may singit ako sa ating discussion mamaya. Thank you so much po kay RB from... Yes, sa main sub, sa Princess Maui 2, nag-send siya ng pang-coffee. And dito naman po sa ating main channel, si Ate Ludi Bacol gives us 10 box super sticker. Number one fan daw ng ating channel. Thank you so much po. Ayan, thank you sa mga generous na mga ate ko dyan at mga kuya na nagbibigay ng pang-coffee para magising ako ngayong gabi. Diyos ko, antok na antok ako ng mga ate kuya. Kanina pa dapat ako magsastart. Eh. Lupay-pay na naman ako sa init ng panahon. Suggest nga ng ate ko from Japan, dapat daw aircon na. No? Why not? Malang split type. Malang split type ang ate kuya, pero mas ano yun eh, noiseless yata ang split type. Okay. O sige, hanap na lang tayo ng aircon na mababa yung horsepower para hindi magastos sa kuryente. Ano, mahal-mahal ng kuryente sa amin sa probinsya eh. Mas mura ang kuryente sa Maynila, mga ate kuya. Pero umaaray na yung mga taga-Maynila sa mahal ng kuryente. Eh, di lalo na kami sa probinsya. Lagi pang brown out. Hina-hina pa ng internet. Hina pa ng signal. Imbiyar na. Okay. May nakita akong post din na isi-share ko din. Isasama ko sa ating discussion. Sandali lang. Oh, ito pala yung dahilan. Okay. Boy, sit na kinabuhi. Asa na yung banda? Ah! Nakakasuka daw ang mga eksena ng mag-asawa. Oh, kung kayo naiinis, may nasusuka naman. Okay, alright. Okay, sige. Alright, sige. Okay. Uy, nag-renew ng kanyang membership si Ate Susan Bartolome Wagger. Good morning, Teacher Maui. Mukhang chimini aa. Mukhang chimay. Chimini aa. Kulang ng letter N. Mukhang chimini aa si Botod sa concert na pinuntahan nila. Actually, may isa pa siyang picture na mukha talaga siyang chimini aang malala. May share ko mamaya. Sa concert na pinuntahan nila ni Bangag, inuna pa yon kesa mag-work. I know. Eh, well, sasabihin niya, wala naman akong mandato sa Gub Ev, really. Okay, wala ba? Pero bakit parang ikaw yata yung nasusunod ngayon, madam? Ha? Mag-air ko na daw ako. Pag-ipon ako muna, ate. Next month na lang. Oo, tagtyagain muna yung init, no? Ay, nako talaga, namimiss ko tuloy ang Bisaya. Kasi sa amin, although mainit po sa Aklan, mga ate at kuya, mapuno. Dito naman sa amin sa Batangas, hindi naman dito ganun ka mapuno. Ay, kumusta naman yung nasa Maynila? Hello, hello mga nasa Maynila. Diyos ko po, mga pagdurusan ninyo dyan. Puro building. Masikip, mabaho, mainit. Sabi nga ni Terry Terry. Solar panel aircon para mas mura. Oh, meron ng ganyang ganap. I do not sleep. Makasleep na ako kaya kapag sana may ganyan na no, solar panel. Kaya ba ng aircon? Kaya ba ng solar panel ang aircon? Anyway, let's discuss ng mga dad kuya. So nag-share si Direk Daryl Yap ng video ng biyahe ni Coaching. Meron na ring okay. Meron na rin nag-debunk nito. So, i-debunk natin mga tet kuya. Direk Daryl Yap shared a video of Coating and Botod na paalis na naman. Well, mga tet kuya, paalis na nga naman ulit ang mag-jowa. Maglalamierda na naman ang the second ni Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan the second. So, dermatology sila, no, sa panawagan ng mga Pilipino. Oh, ayan, ha. Di ba, nag-post na si Miss Marlica, ano, di pa ako nagre-react dun, eh. Shinare niya yung letter nung team leader ng PIDEA na maniniktik doon sa 46C, unit 46C. So, nasa 46th floor, no. Mataas. Malapit na siguro sa penthouse yun, mga atit kuya, kung 46th floor, di ba? Oh. So, well, sa Makati, matatas ang building niya sa Ayala, lalo sa Rockwell. So, 46C, unit 46C, pag-aari daw ni Terry Terry yan. So, ang palusot ng PIDEA nga, yun ay
AI-generated na document, sabi ni Spoxari Roque, hindi naman makakapag-generate ng ganyan kasi hindi naman yan PDF file, hindi naman yan soft document, ano matawag dyan? Basta ganun, hindi siya soft copy, okay? Or ano lang siya? Nalimutan ko ng tawag siya. Basta online document lang siya. Yun ay printed document, papel yun, hard copy yun eh. So, paano makaproduce ang AI noon? Eh, papel na nga yun. Kitang-kita pa yung mga pinag-stampa niya doon, pinag-punch. May dalawang butas na sa papel. Anyway, dinideadma ito ni Nakuting eh. Yung pumirma doon na tinakpan ni Ms. Maharlika na siyang team leader na maniniktik at magre-raid na nga sana, ay nag-release ng statement na hindi siya ang nag-share kay Ms. Maharlika ng document, pero willing siyang pumunta sa Senado, even sa lower house, at may kopya na rin nun si Kuting. Siguro hindi alam ni Kuting na i-raid. Well, posibleng hindi niya alam. Sino ang patigil ng ng pre-operational, 'di ba? Ganap-ganap and surveillance and nalimutan ko yung ginamit nilang term eh. Basta ganoon. Titiktikan 'yon and i-raid nga sana. Hindi lang natuloy na harang, 'di ba? So malamang ang nagharang si Anes. Si malaki ang alam niyo na yon. Na maliit ang mga bias, right? Maliit ang mga kamay at binte, pero malaki ang tiyanena. Parang si Gru ng Despicable Me. Uy, okay bang audio natin? Ngal-ngal na ako dito, ha? So, aalis na naman, deadmatology sa mga banat-banat, dahil nga po napatunayan at willing mag-testify mga ate at kuya, yung taga-PIDEA dati na team leader na supposed maniniktik sa unit ni Terry-Terry at nandun pala si Kuting, well, ang relation naman ni Kuting at saka ni Terry-Terry ay, di ba, bayaw ni Kuting ang jowa dati ni Terry-Terry. So, magkakakilala sila, nasa isang circle sila, no? Relative by affinity sila kung tutuusin. Dahil yung ex-jowa ni Terry-Terry ay chupatembang ni Anies ng jowa ni Kuting, right? Si Kuting at si Terry-Terry ay mga jowa ng magkapatid na si Boathold at saka si yung prinsipe ng customs nilang tawagin. May tsura yung lalaki kung bata-bata pa yun, ha? Yung chupatembang ni Anes. Ni pinagdududahan nga na hindi niya yung chupatembang eh. Parang hindi talaga niya yung daw chupatembang. Parang iba talaga. Anyway, duda lang naman yun ng iilan. Aalis na naman si Kuting at si Madam at may video. So, ang unang naisip ko nung sinend sa akin yung link, baka ikako ito yung alis nila papunta ng anemika kasi papunta si Kuting ng anemika eh. Pupunta si Kuting now ng anemika mga at kuya. So, may sinend sa akin video nga at ito nga po yun nasa airport. So, baka sabi ko ito na yun. Tinitigan ko ng bonggang-bongga. Sabi ko, baka inisnab na naman ni Ma'am si VP Sara kaya sinaya sa akin ng dalawang ate ko. Pero tinignan ko nang gusto yung video at i-play natin. I-turn off ko lang yung audio mga ate at kuya ha kasi baka copyright ako. Kanta ni Katrina Velarde ito so baka makopyright lang tayo eh. I-play natin yung video kasi nung tinignan ko ng gusto sabi ko baka ang nag-share sa akin ang siguro yung video na i-share sa akin ng mga ate ko ay inisnab na naman ni Madam ni Ma'am Shi si VP Sara for the third time nakadalawang isnab na si Boathold kay VP Sara, di ba? Huli kam 'yon. So ito pangatlong video na naman. Isnab na naman ba? Pero tingin ko po kinamayan naman ni Boathold si VP Sara. Pero si Kuting sa video na ito ay dire-diretso at hindi niya kinamayan ang ating pangalawang pangulo. Tingnan niyo ng husto ah. And then i-debunk natin mamaya. Let's play the video. Hindi ko na nalalagyan, magkatabi ang kuning-kuning. Sabi ni Katrina Velarde dyan. May tugtog yan eh. May makaka-copyright lang ako eh. Magkaibang mundo ang title? Magkaibang mundo? Ano na rin nagpi-play? Hoy, mag-play ka, Day! O makiyat. May mga pabulaklak talaga ang magjowa sa kanilang airplano.
Tumayo si VP Sara. Teka ha. Hold on. Diyos ko, nakakalibadbad ah. Dali. Umakyat sa hagdanan ang magjowa with red carpet, parang mga royalty. May pabulaklak, may paila, ang payat ng binti, talaga naman. Si VP Sara nagmamadaling tumayo doon sa pinaka pila or hilera kung saan siya yung pinakamalapit na rin sa hagdanan. Kending-kending si Ma'am Shea. Akala mo'y bagets. Kilig na kilig. Excited na. Si Kuting, ay, ayun, dumiretso si Kuting. Pansin nyo, dumiretso si Kuting. Ayun, mukhang kinamayan naman ni Ma'am Shea si VP Sara. Pero si Kuting, inisnab niya si VP Sara. Napansin nyo? Diyos ko po, ang liit talaga ng binti. Again, ha, para makita ng mawami. Si VP Sara pumunta sa pinakaunahan ng pila na malapit sa hagdanan. Yumuko, si Kuting kausap yung lalaking katabi ni VP Sara. O, chika-chika, si Ma'am Shikel, skending-kending, kala mo bagets. Dumiretso si Kuting. O, kumamay si Ma'am Shikel, kumamay din ulit kay, mukhang kinamayan si VP Sara. Pero dire-diretso na yung magjowa doon sa si Kuting, hindi niya kinamayan si VP Sara. So, pumunta si ang ating pangalawang pangulo sa pinakaunahan ng hilera. Siguro para, 'di ba, makita rin ni Kuting na nandoon ang kanyang bise, si Ma'am Shikas, kending-kending, kilig-kilig, usap-usap si Kuting doon sa lalaki, and then dumiretso, hindi na inintindi si VP Sara. Kahapon to, pinost ni Direk Daryl Yap. Tingnan natin yung comments ng mga netizen, ha? Pero bago yan, itong video po ay hindi recent. Hindi ito ngayong alis ni Kuting. Kasi ang alam ko mga tat kuya, ang alis ni Kuting at ng niya, malamang, at saka ng jowa niya, ay mamaya pa, April 10. Yan ang alam ko. So, hindi ito yung recent alis ni Kuting. Hindi pa siya sasakay ng aeroplano. Mamaya pa siya sasakay. So, maybe this was an old video. Okay. May nakapag-vlog na about dito at na-debunk nga po na malamang hindi nga ito yung recent biyahe ni Kuting at hindi pa nga umaalis. Mamaya pa lang. Ajis. Ngayong ajis pa lang alis ni Kuting. Yun ang pagkakaalam ko eh. Maybe I can find an article about it na ang alis ni Kuting ay ngayon, ha? Teka lang, hanap ako para may share ko sa inyo. Hanap tayo, baka may makita ako. Ang alam ko ngayong ajis pa lang. Anwebe pa lang sa ibang parts ng mundo, pero dito sa Pilipinas, April 10 na. So ang alam ko, 10 ang alis ni Hello Kitty. So maybe that video, ay nung mga nakaraang biyahe niya. Wala akong makitang... Wala akong makitang article. Basta may trip si Hello Kitty ngayon at imi-meet niya si Biden and then imi-meet din yata yung leader ng Japan or kung sino man yung representative ng Japan. Pag may pag-uusapan sila about fentanyl nga ang pag-uusapan eh. Yung mga illegal effect ng fentanyl, isa daw yung sa mga pag-uusapan. Oh, eto, may nakita ko mga kuya. Picturean ko ha, para makita niya. Just to prove na yung video ay hindi recent. So dito, article ng Philippine Star, si Kishida pala yung imi-meet. Ayan. Biden to meet with Marcos and Kishida in April. US President, si Biden daw mga atat kuya, nag-ano rin. Nagpupulburon din. Sabi ni Donald Trump. Hindi ako may sabi niya na. Oh, maybe I can present the article to you sa mga susunating live. Pero sinabi ni Biden na nagpupulburon din si Biden. Sinabi ni Trump na nagpupulburon din si Biden. Ay, di ba yung anak niya, si Hunter ba yun? Nagpupulburon daw yun eh. Oh,
Magmi-meet si Hello Kitty at saka si Biden at saka si Kishida sa April 11. Three-way summit. Wow, may three-say. May three-some. May three-way. Three-say patuloy. Oh. April 11. So, a day before... tomorrow pa yun pala. Tomorrow. Okay. 11 or di, sa susunod pang araw. Kasi anuebe pa lang ngayon sa ibang parts ng mundo, no? Like sa US, anuebe pa lang. Adjust na sa Pilipinas ng madaling araw, aonse ang meeting nila. So hindi pa si Kuti nakakaalis, mamaya pa lang ang alis. Yun ang alam ko ha, kasi 11 pa nga to, no? So, si Ma'am Xi, sa tingin ko, kinamayan naman niya si VP Sara doon sa pinakita kong, ano diba, ayan, April 11. Sa pinakita kong video. But si Kuting, hindi niya pinansin si VP Sara. Mabuti na lang, may nakapag-halungkat ng video na yan. At bago naman pala yung paglapit ni VP Sara dun sa hagdanan, nakuna naman sila ng picture na nagbebeso-beso doon sa tarmac o doon sa bago sumakay ng aeroplano. O, nagbeso-beso naman na sila. Hindi naman na niya binasto. Silagpasan lang niya. O, ayan. May picture sila na nagbebeso-beso. Thank you po sa nag-share sa akin ng picture. So, itong picture na ito ay kuha naman. Ang liwanag naman masyado. So, ay! Ang hirap. Bakit ganoon? Parang akong ano doon. Ay, ang masyado. Anyway, ayan, nagbeso naman si VP Sara at saka si Kuting bago lumapit si VP Sara dun sa hagdanan. Oh. Pero Kuting, ikaw kasi kiniklaim mo. So bago yung moment na iniwasan siya ni Kuting na, or hindi na siya pinansin ni Kuting, nagbeso naman sila, no? Bago dun sa pila. Bago dun sa red carpet, nagbeso sila. So nagbatian naman. Pero ikaw Kuting ha, kiniklaim mo kasi na ikaw ay official BFF ni VP Sara, tapos ini-islab mo. Well, abangan natin. Sa mamaya, pag alis ni Kuting, mamaya ang alis talaga ni Kuting, papuntang US, yun ang pagkakalam ko ha. Baka makunan ka ng video, Kuting, na i-islabin mo na si VP Sara. Well, sigurado ako i-islabin ng jowa mo. Si VP Sara. Ito namang si VP Sara, nagtitiis. Right? Nag-aagwanta na ganyan ang treatment sa kanya. Sabi nga po ng mga netizen, sabi ng mga nakapanood ng video, buti na lang hindi yan recent. Kung recent yan, talagang matatawag kang gago. Hindi ilang ng mga DDS, kundi saan ka nakakita? Ikaw, presidente, you're claiming na official BFF ka ni VP Sara, tapos lalagpasan mo, ay matatawag kang ang gago. Sabi dito ng mga netizen na nag-comment sa post si Direk Darilla. So, buti nalaman natin na hindi yung recent ha. Okay, disclaimer, at least nalaman natin na hindi recent yung video. Pero syempre, bakit mo nilagpasan? Wala ka ba sa huwisyo? Kahit ngumiti ka man lang, go na ako. Gumano mo na kay VP Sara, tama ba? Test na kami, ah, ikaw munang bahala. My God, pag umaalis ka Kuting, pag umaalis ka ng Pilipinas, sino ang in charge? Sino ang pinaghahabili na mo ng Pilipinas? Sino ang OIC? Di ba si VP Sara? Tapos lalagpas-lagpasan mo lang? Aba, may pagkat matigas talaga, no? Ang PES. So, sabi dito, Senador Amy Marcos, ikaw yung sisingilin namin. Hindi namin matanggap na binabastos-bastos lang ng kapatid mo ang Vice President Sara namin. Oh, sabi ng isang netizen. Kailan nyo po ba papaalisin yung kapatid? Well, anong aasahan natin kay Senador Amy? Wala yan. Wala. Oh. Hatid kasi ng hatid sa lutang. Si VP Sara daw, hatid ng hatid ng lutang. Ah, baka nga lutang si Kuting nung kaya nalagpasan siya, di siya napansin. Oh, kung di man talagang ginamit lang niya si VP Sara, di ba? Sara, she's really decent. Oh, and very professional. We love you, VP Sara, sabi ni Ate Dulce. Oh. Oh, drug test challenge, sabi ng mga nag-comment. Magpa-drug test na daw. Sayang yung effort ng election, kung ano-ano pa mga sinabi ng mga netizens. Naalibadbaran ang mga netizens, mga atat kuya. Recent or not, nilagpasan mo ang pangalawang pangulo, kahit nagbeso man kayo before that. Still, di ba, no? Tapikin mo, go na kami, ingat kayo ha. Salamat sa paghatid, salamat sa effort. Sabi ng isa dito, never again to Marcos. Tatandaan namin lahat ng ito. At ang pang-iisnab nila sa medical at sa panawagan. Ha? Ayan, si Miss Marley ka na interview na ng SMNI. Well, lagi naman yata ang may interview yan.
nakadalawa na yata si Miss Marley or tatlong interview ng SMNI, hindi mo na pwedeng isnabin kuting ang panawagan ng taong bayan. Kung naiisnab mo unintentionally si VP Sara sa pag-alis mo, huwag mong isnabin intentionally naman ang panawagan ng taong bayan na ikaw ay magpamedical. No less than the former president of the Philippines ang nanawagan na magpamedical ka, hinamon ka pa nga ni PRRD kahit sa luneta, sabay kayo, gawin mo. Bungol-bungulan ka. Tapos yung kinikilig, mamaya pag-usapan natin yung asawa ni Kuting, yung kilig-kilig niya sa aeroplano kanina, yung happy-happy, excited nang umalis. So bakit kaya kilig na kilig si Madam, no? Mamaya, may nakakakilig na ganap yung dalawa, nakakaalibad-bad naman sa atin. Bakit kaya kinikilig? Ba't happy-happy at paalis na naman, ha? Pakending-kending pa ng ganun, eh. Ano ang makukuha pagka umalis? Ano ang maiuuwi? Diba? Oh, sarap hayahay sila, lalo kung ang pupuntahan nila mga malalamig na lugar, malilinis, masasarap ang pagkain, di ba? Develop. Hindi katulad ng Pilipinas na maalinsangan, polluted, nanggigitata ang mga tao lalo ngayong summer, di ba? So kaya siguro excited si Ma'am Shi. May mga crates kaya silang iuuwi, yung kahoy na mga lalagyan. At ano kaya ang laman ng mga crates na iyon? At saan dadalhin? Excited si Ma'am Shi. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Summit ng mga addict daw. Maganda kasi si VP Sara. No more ungrateful Marcoses. Pinatulan din ang video na yan. Well, mabuti na lang may nag-share. Tsaka nagtatanong din ako mga atit kuya. Eh. Sabi ko, recent kaya ito? Hindi pa naman umaalis. Mamaya pa aalis si Kuting eh. Like a geez. Yung post ni Direk Dariyap kahapon. So, advance. Sabi ko, aba, nagmadaling umalis. Sa 11 pa naman ng affair. Ang summit kuning-kuning, di ba? Three-way summit. So, at least na-debunk natin. Pinutol ang video. Wala na. Walang putol yung video na ano, na pagsakay niya ng aeroplano. Binati niya bago yung lakad sa kanilang anong tawag doon, yung ceremonial walk sa red carpet. Yun na, pinakita ko sa inyo, bineso-beso naman. Pero nakakalibad-bad pa rin, no? But still, kahit beso-beso kayo doon, huwag mo namang i-deadmahin. Tuloy na kami, ganun. Kumuway ka man ng konti, umiti ka man, lumino, dire-diretso ang... Busy nga VP Sara. Si VP Sara mukhang kawawa, ano, excited pang pumunta doon sa ano, sa gilid ng hagdana, ano. Excited pang tumalon-talon pang paparoon. Si Ma'am Shi kilig-kilig din, kending-kending. Parang in good terms pa sila ng mga panahon yun. Views lang ang gusto mo, wala, sabi ni Maria Explorer. Oh, nakadagdag ka sa views, Maria Explorer. Hello. Okay. Makaluluoy kaayo ang mga tao, isasabak pa tayo sa giyera. Kapatid ko si Miss Maharlika. Correct, ako ang bunsong kapatid. Insecure much, Maria Explora. Sana may napapala kami bangaw na nakapasok sa channel natin. Ano? Ang laking bangaw ni Maria Explora. Walang mukhang maiharap. Naka-face mask sa kanyang ano. Special mention sa bangaw na nakapasok na si Maria Explora. Puro kayo panira, karapatan naming magsalita. Sige nga, sabihin mo naman nahimik kami. Sige nga. Insecure much, Maria Explora? Nagpupuyat ka? Sana may bayad ka, ha? May kinikita ka. Okay. Puntahan naman natin yung kilig-kilig moment ng mga animal at nakakaalibad-bad para lalong mainis si Maria Explora. Mga tat kuya, ano ang masasabi nyo dito? Nanood ng concert ang magjowa. Bakit? Well, ang ikakatwiran dito ng mga ensaymada, syempre sabihin nila, bakit? Wala nang karapatang mag-relax ang mag-asawa, ganyan-ganyan. Puro na lang trabaho ang gusto ninyo. Syempre, magde-date naman yung dalawa. Ay, kasi alam naman namin na hindi na sila okay. Nagsasakita ng araw yan. Sabi, di ba, may mga flow call na ganap. So, nanood ng concert, inanap ko, syempre, kailangan i-verify natin ang lahat ng mga pinipresent dito, no? Bago, yeah. Ayan, mismong galing sa, bago tayo mag-react, mismong galing sa page ni Madam. Nanood sila ng concert. Mahilig talaga sila sa concert. Patay huya. Mga walay huya. Mga yawa.
An Evening with James Taylor, Mall of Asia Arena, Pasay, Selve, kahapon. Ito rin yung picture, mga ate at kuya, na nasabi ko na, nandito pa sa Pinas yung mag-asawa. Ocho yung itong concert ni James Taylor, a 9 pinost ni Direk Daryl Yap. So, imposible namang medyo magpapahinga itong mga ito, mapapagod sila sa concert. Tama? Hindi agad sa kanya. Malinawan natin, baka maapakasipag nga. So, dermatology ang magjowa, nanood ng concert. Siyempre, kapag ka-foreigner ang performer, alam niyo naman, very New York si Madam, di ba? Nag-enjoy sila. Tsaka si Kuting parang hindi naman talaga pagod, no? Parang hindi naman siya katulad ni PRRD, no? Nabagsak ang katawan. Si Kuting talagang ano lang, oh, easy go lax. Ma-share ko lang mga ate at kuya, ha? Ma-compare ko lang si Kuting, kung hindi man silang mag-asawa, sa naging teacher namin nung, sa mga naging professor namin nung college. May isa akong teacher, teacher ko sa physics, at saka sa chemistry. Pagka pumapasok yan, pagdating sa classroom namin, pagod, taranta, pawisan, nakakotse naman yun eh. Pero parang ano ba, kulang sa tulog yung teacher namin, puro puti ng gray hair na siya eh. However, yung teacher namin sa English subject, fresh, postura, nakapulbong, kapal, pulang-pula ang labi, no? Maayos na maayos, makulay ang buhok, bagong rebad, talagang blanding-blandi. Talagang ano, kagalang-galang, kapinagbitagan. Yung teacher namin sa physics and chemistry, pupungas-pungas lagi. Ang mahirap pa nito, yung teacher naming Hagarda bago dumating sa classroom namin, ang subject namin ay namin sa kanya ay umaabot ng 5 hours. Imagine that. 5 hours. Saka nakakakita ng subject na 5 oras, mga tat kuya. Hindi yun ang main subject or major. Hindi kasi English major ako eh. Yung teacher namin sa major subjects namin na English teacher, fresh, hindi Hagard. 3 hours lang ang subject namin sa kanya. Minsan 2 hours na lang. Yung pupungas-pungas na teacher namin, within 5 hours, syempre expected mo maras pa ng mga estudyante ngayon, 15 minutes lang. Buti na lang kami college na medyo matyaga. Kailangan yan ng mga nagka-college, no? Pero yung mga high school ngayon, 15 minutes lang. Inip na yan, inis na yan, no? Sa 1 hour na subject, Diyos ko, kwento na lang ang gusto ng mga estudyante. Ay! Nadi-disconnect tayo. Wait. Okay ba? Okay pa ba? So, but still, kahit na 5 oras yung subject nung namin sa teacher na lagi na lang Hagard pagdating ng classroom, very passionate sa pagtuturo. Sino ang, mga atit kuya, kayo, comment nyo nga, gusto nyo ang physics, chemistry, yan ba yung mga gustong-gustong subject ng mga estudyante of all the subjects? No. Even math, iilan lang kaming mahilig sa math. Ang physics may math. Even chemistry may math. Pag nagko-compute ka ng mga ng mga atomic number, atomic mass, yung periodic table of elements, yeah? Nagko-compute ka rin yan, di ba? Kapag kami mga, tawag doon, gumagawa ng mga compound, kuning-kuning, no? From elements to compounds to mixtures, mga mixtures, kung ano-ano pa yan, Nagko-compute ka rin, may math, walang natutuwa. Tapos 5 oras. Pero at mga ate at kuya, yung teacher namin na yon, siya yung parang siya yung kapag nire-rate sila ng school namin, siya yung parang most outstanding teacher. Kasi maiintindihan nyo naman ng mga teacher, dala hanggang bahay ang trabaho. Pagdating ng bahay, magpipirma pa yan ng mga projects sa mga bata, magkokorek, di ba, ganun. Kung ano pang gagawin ng mga teachers, magpiprepare pa ng lesson plan ng agang gumising. Kaya hindi ako nakukonvince magturo, mga tatkuye. Hindi ako excited or hindi ako enthusiastic magturo. Dala ng mga maestro at maestra ang trabaho hanggang bahay. Hagard yan. No, mabuti nga ngayon, inig sa yung oras ng pagtuturo. Dati 8 hours yan, 9 hours sa school. Ngayon po, mga 6 to 7 hours na lang, binawasan na yung load ng mga teachers. No? So, still, marami pa rin trabaho. Pero kahit ganun, gusto ng teacher na yun ang kanyang ginagawa. Ba't ko ito kinikwento sa inyo? Para kasi si Tatay Digong yung teacher na yun. Na nagpupuyat yun, nagpiprint yun, hindi siya naniningil ng mga piniprint niya mga test papers, mga ate at kuya. Kahit yung mga pinapa-photocopy niya pag nagpapa-exam o nagpapa-quiz, hindi niya sinisingil. O sa yung mga dididikit niya sa whiteboard o sa blackboard na mga pinipresent niya mga visual aids,
nagpapaprint yung colored pa para maganda sa paningin namin yung mga molecules, mga atoms at kung ano-ano pang mga tinuturo, 'di ba, sa chemistry and physics na nakaka-excite sa aming mga estudyante. And hindi siya nakakainip magturo, hindi siya confusing, makinig ka lang. Hindi boring, nag-i-interject din siya, nag-i-insert din siya ng mga humor, ng jokes, ganoon. So, hindi nakakainip. Gusto niya yung ginagawa niya. Whereas, yung teacher namin sa English na major subject pa naman, wala. Magpapareport lang yun. Oh, Melanio, ikaw mag-report sa Monday. Oh, ikaw naman, Reyes. Ikaw naman, Gonzales. Sa Wednesday, hindi siya nagtuturo. Nakaganon lang. Sige, tapos na ba? Okay. Class dismissed. Inay! Hindi ba lang kinorek-korek yung mga reporter? Maui, mali yung sinabi mo. Maui, may kulang sa report mo. Bakit ganun lang yun, Maui? Nasaan yung verb? Nasaan yung adjective? Bakit noun, pronoun lang ang nireport mo? Diba? O nasaan yung mga punctuations? Ba't hindi mo diniscuss yung mga punctuations and whatnot? Pagkatapos ko ng report, okay, class dismissed. Submit your assignment. Submit your test paper. Tamad magturo, may oras pang kumustura. I'm comparing them sa mga professors namin kasi sa tingin ko si Kuting hindi naman nahahagard. Mahilig sa fashion show, mahilig umattend ng kasal, mahilig sa concert, nag-helicopter pa nga, nabash nga, dermatology siya. Nung nag-helicopter yan, papunta dun sa, sa Philippine Arena, right? Yung concert ng, ano ba yun? Yung si Chris Martin. Sino yung nag-concert na yon na nag-helicopter pa si Kuting, nabash nga siya. Sabi niya, I am a music lover. Yun ang palusot niya. Hindi mo lang tinabla ng hiyang inanitan. And now nanonood ng concert, mukhang nakaduster lang si Madam. I don't know kung anong goal niya dyan. Hindi ko ba nipapakita, sandali. Ngalngal ako ng ngalngal sa ating. Ito si Madam, umattend ng concert. Anong sabi ni, nanood ng concert sa MOA Arena. Ano ang, may bangaw na nakapasok, ang pangalan niya, Mike Delna. Bangaw ba yan? Manood ka at makinig ka ha, bago kang umalngal dyan, mapapahiya ka. So anong sabi ni Pebbles dito? Basta concert, nag-react kasi si Miss Pebbles, matat kuya, basta concert, hindi na mawawala ang pictures. Present lagi sila, Madam. Baka need talaga nila mag-enjoy sa sobrang dami ng trabaho. Kung maraming trabaho, insensitive nga daw, so manhid, no? Matigas ang mukha, sabi ni Pebbles. Present daw ba sa may concert, lalo't ang performer, foreigner, no? Lalo't familiar sa kanila yung siguro yung magko-concert sa Pilipinas, o attend talaga, no? Hindi napapalampas. So, sa sobrang pagod, feeling ko mga atat kuya, wala silang ginagawa. Like, hindi naman natin naririnig o nakikita kay VP Sara na lagi may cabinet meeting ang palasyo. Tama ba? Mukhang marami namang bakanting oras si Kuting. If yung mga appointees can deliver, hindi na sila magpakapagod. Di ba yung requirement? Di umano. Do you think they can deliver? If they can deliver, then go, push. Appoint na yan. Dapat lang nagde-deliver, di ba? Kung ano man yung dinideliver, wala na tayong alam. Pero itong mga tao na ganito na nakaka-attend pa ng concert at ifinofluent pa sa social media at proud na proud pa. Insensitive indeed. Ngayon, anong dahilan kung bakit nanonood ng concert bukod sa talagang mga music lover kuno sila? Nagtatampo na raw. O kaya nang sabi, nagtatampo na raw kasi si Ma'am Shi kay sa presidente nyo, natin. Awkward. Sahin natin ang post ng News 5. Sabi nga dito, nakakasuka daw ito mga tat kuya. Nakakasuka daw yung pagpapatweetams ng magjowa. Ano ba? Kinikinig ba kayo sa kanilang love affair? Kinikinig ba kayo sa kanilang moment? Anong gusto mong palabasin, Kuting, na masipag ka? Nandito rin pala yung pecha. April 10, Miyerkules ang alis. Nandyan din yan po. Nakatakdang umalis ngayong April 10. So dito sa article na to, basahin natin ha. Nagtatampo na daw si Ma'am Shi kay
Marcos Jr. Inamin ni President Marcos Jr. na dalawang dates na nila ni Mom Xi, ni First Lady, alam nyo na, ang na-miss niya dahil sa kanyang schedule. Wow, punong-puno ang itinerary. So may schedule date sila siguro once a week, no? Ayon sa Pangulo, babawi siya pagkabalik niya mula Amerika. Hindi ka pa nga nakakaalis, nag-concert na kayo. Date na rin yun. Diba? Oh. Nakatakdang umalis si Marcos Jr. Nako, News 5, mag-ingat kayo sa pagtawag ng ganyan. Baka magurgur kayo, ha? Ito talaga yung nakasulat, eh, mga red kuya. Diba? Oh. Nakatakdang umalis si Marcos Jr. papuntang Amerika sa Miyerkules, April 10, para dumalo sa trilateral meeting kasama si US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Mm. So tama ako, di ba? Ngayong April 10 pa lang aalis si Kuting. Mamaya 'yan for trilateral meeting ng Amerika at Japan at Pilipinas, pag-uusapan doon ng fentanyl. Feeling ko panira 'yon kay PRRT. Pag-uusapan nila ang fentanyl. Oh. Babawi daw pagbalik daw ng Pilipinas. Babawi daw siya kay Ma'am Xi. Babawi ka na ulit kayo ng concert. Babawi pa pagdali, dating. Yung lakwatsa niyo sa US, hindi yung trabaho. Hindi yung trabaho. Kung tutuusin, alam niyo mga tat kuya, bakit hindi mo gawin pala, President Marcos Jr., ang ginagawa ng ama mo dati? Sa dami ng titrabaho, kung ganun man talaga, kung matino ang tatay mo, ha? Sa dami ng trabaho ng tatay mo, si Madam Imelda minsan ang pinababiyahan niya abroad. Kaya nga kasama ka lagi din doon, yata nakuha sa nanay mo yun, yung pagiging lakwatsero. Oh, kapag maraming gagawin ang presidente o hindi niya, yung tatay mo, at hindi niya kayang iwan ang Pilipinas, si Madam Imelda ang pinaalis at kabuntot ka doon, lagi kang kasama. Si Madam Imelda ang pinaalis para harapin yung mga, diba, yung mga leaders ng ibang bansa, at humaling naman sa ganda ni Madam Imelda. At ino-honor naman ng mga world leaders si Madam Imelda bilang First Lady. So kung talagang si Kuting ay nagtatrabaho ng matino at kung totoong siya ay busy, bakit hindi sila mag-multitasking? Bakit hindi sila maghiwalay? Pwede naman yung usapin ang unang ginang. Oh. Pwede naman niyang gawin 'yon. O ikaw makipag-usap kay Biden. Pag-usapan niyo doon. Kung hindi ka talaga pwede, ikaw muna maiwan sa Pilipinas. Intindihin mo muna ang ibang secretaries ko. Total, mukhang siya naman talaga ang umiintindi. At huwag ka na munang sumama sa biyahe ko. Ang biyahe mo kasi, Kuting, kaya halata na lakwatsa at lamierda. Kasama mo buong pamilya mo. In fact, yung anak mo na panganay, kasama pa yung artista. Hindi mo pwedeng i-deny yan. Nakuna ng picture sa Japan, nakasama yung sexy star na yun, na merong indie film, nakita ang dede na lawlaw na at ang bubonic plague na makapal sa hagdana na hinahabol ng lalaki. Yes, yung alleged jowa ng anak mo, Kuting, na sexy star, ay kasama nyo sa Japan. At kontra-kontra pa nga ako, sabi ko, parang hindi bagay kay Sandra itong babaeng ito, kasi parang bastusin, eh, kasi ang laki ng dede, hubadera, kita ang bubonic plague. So bakit sinasama niyo yung artistang yon, yung jowa ng anak mo? Part ba siya ng Philippine delegation? Yung asawa mo, ano ang role niyan? Hindi ka pa makabawi? Date? Pwede nga kayo mag-date sa loob ng aeroplano. Oh, pwede ka namang mag-wine doon, mag-steak, 'di ba? Ang date natin is above the clouds, in the heavens. 'Di ba, sosyal? Oh, ano sasabihin mo? Ano pagpapakyut mo, sasabihin niyo 'yun, nga nagtatampo na raw, nagtatampo sa iyo. Si Ting 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 kaya hindi nagtatampo? Oh. Sir, nakakasuka raw. Sabi ng hakbang ng maisog, nakakasuka itong mga kilig moments ninyo. Mga nagtatampo, babawi na lang pagkagaling ng US kasi busy pa ako, eh. Pagbalik ng Coldplay, ayun, sa Coldplay ba yung concert sa ano? Oh my God! Oh, hindi ka pa nakakabawi, nanood na nga kayo ng concert. Oh, nakakaalibad-bad.
yung mga kilig moment nyo, hindi naman kayo mga teenager, well, mga baby face, baka mga isip bata nga kayo, kasi di ba doon sa video no, ni Ma'am Shi doon sa airport, di ba, mga kending-kending, mga isip bata yata itong mga to, no? Ang hirap, parang mga immature sila. Actually, mga atit kuya, may nag-send sa akin ng, hello po, I think it's Ma'am Ruby, nag-send siya sa akin ng mga images, at maybe present ko na lang yan sa mga susunod nating vlog, ng mga pinagkakaabalahan ni Kuting nung siya ay teenager pa. Puro siya pasarap, nasa yate, tagay-tagay, party. Well, sumasama siya minsan sa nanay niya sa mga safe visits at kung ano pa man. Pero nung kabinataan niya, puro concert, puro party, puro laklakan, laklak ng laklak ang lolo niya. Nabudol tayo, ano? Agree ba kayo? At saka, hindi, bukod sa nakakaalibadbad yung mga pakilig moment na nagtatampo na ang asawa ko at ibabawi na lang ako pagbalik ng US kasi busy pa ako magta-travel. Sa kasama mo naman! Eh di kumain kayo ng ano doon, hotdog sandwich sa ano, sa New York, sa mga food, ano doon, sa mga food stall. O kung gusto nyo, mag-date kayo sa ano, sa Hudson Yards. Gusto nyo, kumain kayo sa Empire State Building or sa One World Trade Center doon sa rooftop or sa ano, penthouse or sa observation deck. Mag-date kayo doon above, di ba? On the highest point of the Northern Hemisphere, if you want. Parang, Diyos ko, sino si Ting Sir nga pala? At saka nakakairita dito, oh, ayan na nga, ba, sabi mo, babawi kapag balik, hindi ka pa nga nakakaalis, nag-concert na kayo. Dead ma kayo sa panawagan ng taong bayan, no? Ang mahal ng bilihin. Pinagdududahan ka, sir, baka mamaya lutang ka sa mga pangako mong 20 ang bigas, baka epekto yun ng bulburon. Lumalakas ang panawagan na magpa-drug test ka, bumulan ka. No less than the former president ang nagsabi na ikaw ay nagpupulburon at hinamon ka na magpa-drug test, bumulan ka. Even yung dati mong executive secretary, Attorney Vic Rodriguez, nag-volunteer na mag-drug test just to prove everyone, walang posisyon sa gobyerno yun ha, na dapat ang mga nakaupo sa gobyerno ay malinis at hindi clouded or apektado ang utak ng mga prohibited substances. Deadmatology. Magta-travel ako, manonood kami ng concert, wa pakets. So ito ba yung nangako na itutuloy ang nasimula ni PRRD? Napapantayan ba niya ang mga nagawa ni PRRD? Or nahihigitan? Or wala sa dumi ng kalingkingan? Or mas malala pa siya kay Ngoy-Ngoy? Pakicomment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Tumalon sila sa Empire State Building na lang, sabi ni Ate Lorena Ombalino. Ganun ba? Diyos ko po! Ginakakan! Yung video daw ni Senator Nikki Cosseteng, yes, party-party. Diba, dead ma sila. Hindi nila yun ina-address. Hindi siya humihingi ng pasensya. Manhid. My God. Joyride ulit. Bagong subscriber, welcome to the show, mga bagong subscribers, thank you, and hope to see you as well sa ating Princess Maui 2 channel. Napantayan sa puro nahigitan ang biyahe ni PRRD nitong Kuting. Grabe, sino mag-iinda sa Pilipinas kung alam nila na bangag si Bongget? Hindi lang yung bangag Pepper Love eh, yung kapag lumalabas siya, ang bunga, ang pinagdadadala niya yung gera, yung pambubuli ng China, tapos gusto niyang pumalag. Nasa front line na naman ang Pilipinas, there could be a World War III. Sino ang magkaka-interest na magdegosyo sa Pilipinas kung may napipintong gulo? Hindi ka nakikipag-usap ng maayos sa China, Kuting. Trabaho mo yan. Diba, architect ka ng foreign policy? Anong foreign policy mo? Ang ngak-ngak mo noon, friend to all, enemy to none. Ngayon, enemy mo ang China. Tapos ang friend mo, ang anemika. Tapos allegedly, yung president ng anemika, nagpupulvuron din, according to Donald Trump. Diba, nagra-rival ngayon si Trump at saka si Biden? Ulelat si Biden. Aroy, paano yan? Nagpupulvuron din daw si Biden. Hainan kaya siya ng pulvoron pagdating doon? Diyos ko po, Ginoo ko, candy nga muna, nakaka... Hindi nila gayahin si VP Sara Private Life lang si Attorney Man Scarpio. Walang eksena, right? Ajira Marie? Walang, hindi mo nakikita na nasa limelight si Attorney Man Scarpio.
Nagjojong bagan sa hagdan, malaglag na sana. Ate Minda. From cold flay to cold flu. Flu cool. Thank you so much po kay Ate Lorena Ombalino pang watermelon. Sarap-sarap naman yan. Oo, di ba? Para ma-replenish ang ating mga fluids and whatnot. Thank you, Ate Lorena. Hi, Louie. I'm here at the Collins campaigning for my hubby look. Uy, sip na kinabuhi. Ay, concert, biyahe. Ano kaya ang iuuwi ni Kuting after ng biyahe niya sa US? After US, pupunta naman ng India. You're not called Ferdinand Magellan Jr. for nothing. Nasa show ka na, nasa game show ka ng Jeopardy ng US. Sino itong presidente na tinawag na Ferdinand Magellan Jr. dahil biyahe ng biyahe? Dedma. Ang alam ko mga ate at kuya, hindi ako sure sa effect. Ano po red lipis nyo? I forgot. Ruby Wu po. Ruby Wu. Gen G Sibayan. So, where was I? Jeopardy. Ano ba yung babang gitang wala ito ako sa Jeopardy? Ah, yung epekto. Yung epekto kasi mga ate at kuya ng kokaina, hindi ko alam kung nakakatigas ng mukha yan. Pero for sure, nakaka-apekto yan sa ano, no? Mental health ng isang tao. Kasi addicting daw yan eh. Nakaka-addict daw yan. Mahirap daw mag-quit sa kokaina. O, yan nga ang negosyo ng mga kartel-kartel, di ba? Yung mga, ano, yung kanino ba yun? Yung kay, yung nasa Mexico? Yung mga Sinaloa, kung ano na pa man yan. O. Pero yung asin, mga ate at kuya, alam ko yung epekto. Kasi ang mga katrabaho ko dati sa salon, bilangin ko ulit ha, babaeng may asawa na, babaeng hiwalay sa asawa, mga katrabaho ko to sa salon, mga 12 kaming tauhan eh, akla na mukhang lalaki na katrabaho ko, akla na maitim na mukhang babae, akla na mukhang tomboy. Totoo itong mga sinasabi ko mga atit kuya ha. So lima sila, out of 12 na tauhan. Lima sila na gumagamit ng asin. Kaya kapag pinapamedical kami ng boss namin, ako, at hindi sila yon, kasi magpapositive sila. Also, alam din naman ng boss ko yon. And hindi lang maligwak ng boss ko yung mga katrabaho naming addictus, kasi nga malakas humatak ng customer, kasi nga matigas ang mukha. At isa yon sa mga signs na adik sa asin yung mga yun, sa'yo ng mga adik sa asin, mga matitigas ang mukha ng mga yan at mga kuya. Walang kahihiyan ang mga yan, hindi sila mahihiyain. Like kapag kailangan nilang dumiskarte ng pera para pambili nila ng pang session nila sa gabi, abo, ano na naman, no? Yan na naman, nakakaramdam na naman ng lobat, nakakaramdam na naman ng ano, ng tawag dyan, ng excitement or whatever, no? Parang na hinahanap-hanap na naman ang katawan nila na ay kailangan nating mag-asin mamayang gabi, mag-asin tayo, bago tayo tumagay, mag-asin muna para hindi tayo malasing, no? Parang hinahanap na naman ang kanilang sistema. Kapag didiskarte na ng pera ang mga yan, mga atit kuya, walang hiya ang mga yan, nakakapal ng mukha. Katulad na lang nung katrabaho kong isa, may share ko lang bago natin tapusin yung live. Sabi nung addict kong katrabaho, nagpagupit lang yung customer. Ang ibabayad nun, mura lang, gupit lang eh. Hindi pwedeng gupit ka lang, sabi nung addictus kong katrabaho. Hindi pwedeng gupit ka lang, dry na ang hair mo. Akin ang hot oil, hot oil ko to. Ginano niya yung hot oil sa bumbuna nung customer. Dry ang buhok mo, hindi pwedeng gupit lang, hot oil, pak. Sabi ng customer, wala ko mong bayad, gupit lang ang dala ko, bayad lang sa gupit. Hindi po ako magpapahot oil, sabi ng customer. Galit na galit yung akla na katrabaho. Dry na buhok. Akin na nga itwalya, alisin ko itong, nailagay ko na in. Tapos pag nanghiram yan, tigas ng mukha. Pero mga pera, dali na. Wala, may ano lang ako, bibili lang ako ng tilapia, ng pag-ulam. Wala akong kita. Dali na, abis na. Kahit na iniipit mong pera mo at may iba ka rin bibili, sige na nga, pera mo na. Tigas ang pes, matigas ang pes ng mga anes, mga adiktos. Makapal ang pes. So, ito bang katigasan ng pes ng magjowa? Eh, dahil sa asin? O ganito rin talaga ang epekto ng pulburon? Iba ang asin sa pulburon, ang pulburon yung mamahalin. Pero, well, according to sabi ni Miss Marlica,
galing na sa bibig ni Senador Aimee, nag-aasin din daw itong mga to. Pinook ko. Good luck Philippines talaga. Isama na si Terry Terry Baga, Bruno Javier. Salamat po sa mga nagpakulay sa ating live. Special mention sa nanonood sa ating Princess Maui 2 or backup channel. And shout out po sa manonood ng ating mga premiere video. Maigsing video na in-extract natin dito sa ating live at in-upload natin sa ating main channel. Mag-iingat po ang lahat and God bless. Class dismissed. Bye!